Mga boss, good morning na. Andito tayo sa ating hybrid hydroxy gas owner type jeep na vintage na. Busisiin natin kung paanong nagpa-function ng maayos, okay, yung ating mga settings dito sa ating sasakyan, no. Tara, sana may matutunan kayo, no. Alright mga boss, no. Ayan, makikita ninyo, no. Nagba-bubbles yung ating hydrolyzer, no. So, it's creating hydroxy fuel, hydrogen, oxygen, alright. And yung output niya dito, okay, yan dyan, papasok dyan, lalabas naman dito, okay. So, and because itong ating 4K vintage engine ay wala na yung kanyang original na filter, air filter, ganito na, bumutas na lang tayo rito, okay, papunta doon. Vibrator, doon papasok yung output ng ating hydroxy fuel. Okay? Ngayon, ang hydrogen, Google din, ano, pag may time. Kaway-kaway sa ating mga mechanical engineer dyan, ano. Ang hydrogen is more volatile than liquid gas. Okay? So, mas mabilis ang combustion process niya. Mabilis masunog doon sa loob ng combustion chamber. So that's the very reason why ang ginawa natin dito is lean mixture. Okay? Makakatipid tayo sa gas with the same mechanical energy output pag may halong hydrogen. Okay? And we can run this in lean mixture. Naka-lean mixture ngayon tayo. Okay? And because hydrogen is much faster combustion, ang ating timing dito sa ating distributor is much advanced. Okay? More advanced yan kaysa sa conventional timing. Alright? So, yan ang ating mga settings to properly utilize our hydrogen output from our hydrolyzer. Okay. Ngayon, balik tayo dito sa ating hydrolyzer. Okay. Kung papansinin ninyo yung mga previous videos ko sa YouTube, TikTok, at saka sa Reels, meron tayong bubbler dito, water bubbler as protection for the flashback, okay? Or yung iba naglalagay ng flash arrester, okay? E minsan pag start mo ng flashback, sasabog yan, okay? Now to avoid that, ang safety measure natin dito, etong nag-additional tayo dyan ng pump, okay? May pump tayo dyan, yung kwadradong box na yan. Ito, pump yan, okay? So, we mix yung evaporated hydrogen dito na lalabas is mixed with air to avoid explosion. Okay? So, isang taon ko na yung ginagamit. I never experienced explosion from this. Okay? So, yan. And one more thing, itong without the bubbler, itong tubig dyan sa loob ng ating device ay hindi ko pa yan dinadagdagan kahit minsan. Okay? So, may gitsang taon na. Alright. Bakit? It's maybe because of this pump and yung vapor lang niyang nakikreate na yan. Yung HHO vapor. Yang lang naman ang nakukonsumo papunta doon. Okay? Tignan nyo na lang yung aking mga previous videos. May bubbler. Ngayon, wala na. Okay? Now, balik tayo dito sa ating sa current, regarding current consumption. Ano? Yung previous videos natin, reviewin nyo na lang sa channel ko. Ano? Ay, sinukat natin with current meter. Ang consumption nito is just 10 amperes. Okay?
with relatively high hydrogen output, unlike yung ibang nakikita nyo sa mga videos dyan sa mga social medias, nasa 30 amperes ang kinakaya nila. Anong dahilan bakit ito can produce as much hydrogen with just 10 amperes current consumption? It's because of this, ayan, itong electronic controller natin, current controller, yun ang dahilan. Okay, pag wala iyang electronic controller na yan, ang mangyayari, masusunog itong mga terminals. Okay, kasi habang tumatakbo ka, umiinit ng umiinit yan. Okay, because of higher current consumption. So, yung controller na yan, mahalaga yan. Okay, so, yun. We're producing around at saka pala dati isang cylinder lang, no, ng hydrolyzer natin. Ngayon dinoble ko to produce more hydrogen output. Okay, ngayon yan, naka-series yan, kung papansinin mo, series connection. Okay, itong ating okay series. Why series, hindi parallel? Because in series connection, current passing through each cell is equal to other cells. Yan ang series. Pag pinaralel mo yan, yung 10 amperes magiging 20. Alright? So dito sa atin, 10 lang ang kinakain nyo. So, dalawang cylinder. Okay? So, ngayon, check-check nyo na lang sa iba kong mga video sa aking channel. So far, yun ang ating mga modifications and improvements. And hindi pa rin tayo tumitigil sa pag-modify and pag-improve itong ating design. So, ayan lang po sa ngayon. Sana may natutunan kayo, no, dito sa ating mga explanation, sa setting, sa safety, sa lahat-lahat. Okay po. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon, please subscribe naman and follow. Salamat po.